Ayan. Welcome po sa lesson number 10 ng ating Christian Life Development Program. At ang topic po natin ngayon, it's about fellowship. So gusto po nating makita ang lalim po ng the word fellowship. Hindi po yan barkadahan. Hindi po yan pag-friendship na pagkakaibigan, ano, na nagkakasama-sama sa isang lugar, kainan, party. Hindi po ganun ang fellowship, ano. Although kasama po yung mga element na yan. So, ang una pong tingnan, mga kapatid, ay who are included in the fellowship? Sino-sino ba ang kasama sa word na fellowship? So, dito po, based sa Bible, ano, lahat po yan ay titingnan natin, those who accepted his message. Yung tumanggap sa mensahe o ng salita ng Diyos. Ano ho? And we're baptized. Okay, mamaya naman po natin yan. So, dito po, bibigyan natin ng emphasis na those who accepted his message. So, una po nang magiging katanungan natin dyan, anong message yun? At ano ang nakasaad doon sa message na yun? So, they who accepted his message, you know, yun po ang kasama sa mga tinatawag na nakikipag-fellowship. So, ang element po ng message, mga kapatid, ay hindi ba ang Bible sinasabi sapagkat ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos, no? It's about the love of God. So, those who turned from their sins and turn to Christ. So, yung lahat ng tumanggap sa Panginoon, kasama doon ang mga doon, kasama doon sa fellowship, sa word na fellowship na yan. Kaya, at saka isa pa po dyan, those who accepted the invitation to fellowship with Christ. Hindi ba, nung tinanggap natin ng Panginoon, of course, pag tinanggap natin ng Panginoon, meron tayong pagtalikod sa kasalanan. Kaya, yan po ang element na o kasama doon sa word na fellowship. So, tingnan po natin, lagyan natin ang basis sa Bible. Ano po? And Peter, dito po makikita natin na si Peter ang nagsasalita. Peter replied, repent and be baptized. So, sa makatwid, kasama po sa element ng pagtanggap sa Panginoon ang repentance. No? Kaya bago po ang acceptance, merong repentance from our sin. And be baptized, and every one of you in the name of Jesus Christ. So, yan po ang mga element po niyan. Ano? Tingnan po natin na ano? Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Yan po ang mga kasama sa mga fellowship, sa word fellowship. At yan pong in translation ay hango sa the Message Bible. And ayan pa po, so who are included in the fellowship? Those who accepted his message, yung mga Kristiyano na kumilala kay Kristo, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at tinanggap na maluwag ang salita ng Panginoon. At kasama din po yung those that were baptized. At nung panahon po nila na yun, it's about 3,000 were added to their numbers that day. Sa isang araw lang yun, remember? Isang araw lang, nag-preach si Peter at 3,000 ang nangaligtas. So, ayan po, kasama po dyan, highlighted niyo po yan, those who accepted this message and were baptized. Ano? So, ano nga naman po mga kapatid, nung panahon na yun, ang salitang baptismo ay conversion. Eh, paano naman po tayo makikipag-fellowship? Kung sabi dito, hindi pa ako baptized. Marami pong tumanggap sa Panginoon ngayon. Hindi naman tayo makapag-baptize sapagkat napakalamig pa. Ano? No, nung araw po, mga kapatid, ang ibig sabihin na po niyan ay those that were converted from Jewish culture or Jewish religion ay tinanggap si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. So now, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, at miski naman nung araw din, gusto ko lang po maliwanagan, maski nung araw, ang baptismo po ay hindi requirement sa salvation. No? Kung hindi ito po ay unang simbolo ng ating pagsunod. Ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sinasabi natin sa buong mundo
na tayo nga ay na kay Kristo na. Kaya yun po ang ibig sabihin ng bautismo. Nilubog tayo, nilubog ating mga kasalanan at pag-aho natin, we are now a new creation. Kaya yung meaning po ng bautismo na yan nung araw ay more on conversion. Pero ngayon po mga kapatid, kahit na hindi pa tayo nababautismohan, sapagkat tayo ay nasa Panginoon, yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, kasama po dyan sa fellowship na yan. No? But later on, yung mga tumanggap sa kay Kristo na yan, pag napaliwanagan kung ano ibig sabihin ng bautismo, ay ine-encourage po natin na magpabaptize sapagkat yan ang first step of obedience. Ano ha? So sabi ko nga kanina, there are two meaning of baptize in the name of Jesus Christ. You who are baptized calls on the name of the Lord, at saka you who are baptized is called by the Lord that you belong to Him. So na pagkabag na bautismohan tayo, nakikita lang natin, nasa Panginoon na ako, wala na ako sa mundo na ito. Ibig sabihin, we do not belong to this world anymore, but we belong to the kingdom of God. Kaya, so what are the elements of fellowship? They devoted themselves to the apostles' teaching. Meron po yan. So mga turo, ibig sabihin, kung term po natin ngayon, meron silang cell group, meron silang life group, meron silang Bible study group. Ano? So they devoted themselves to the apostles' teaching. So ngayon naman po, ang kagandahan, yung mga pinag-aralan nila yun, naisulat po ni Apostol Pablo at saka ng mga iba pang writers, ngayon meron tayong ginagamit. Pero sa panahon po nila, of course, isinulat din po yan, pero hindi gaya natin, nakakompile na ang Bible. And, ano pa po? Ang maganda po dito, the word devoted. Kaya nga, kumisan po, sa mga religyoso, ay nagiging parang hindi maganda sa ito. Devoto yan, devoto. Pero ang totoo po yan, committed. Talagang deeply committed. Kung deeply committed tayo, saan po yon? Sa apostles' teaching. Deeply committed tayo, gaya po ng inyong ginagawa ngayon. You are deeply committed to the apostles' teaching sapagkat nag-aaral po kayo ng salita ng Panginoon. So, yan po ang element, ng isang element ng fellowship. So devotion to apostles' teaching. So ngayon po ay meron kayong cell group leader, pero ibig kahit ng cell group leader ninyo, ang basis po ng ating pananampalataya is the Bible. Ano ho? Kaya ano pa po mga kapatid? Fellowship, they devoted. Ito po, mahalaga po kasi yung devoted, no? They devoted themselves to apostles' teaching, number one. Number two, fellowship. Ibig sabihin, nagsasama-sama sila. At medyo may kalaliman po yung fellowship na yan. Hindi lang yan basta parang sinasabi ko kanina, friendship or parang barkadahan o merong kainan. Hindi lang po. Kasama po yun. May kainan pero may pag-aaral. Pero mas malalim pa po dyan. So, ang sabi dito sa Hebrew 10:25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. So, meron talaga po may mga sisipag sa cell group. Ano po? Kaya paalala dun sa mga wala pang cell group, sumama na kayo sapagkat that is in accordance with the Word of God. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Let us not give up the meeting, no? Hindi lang po yan Sunday. Kung hindi yan po the whole week, ay i-devote natin ang ating time, no? Para sa Panginoon, also through a fellowship. Kaya sabi dito, habit na yun na iba, but let us encourage one another. So, kung meron pa po, gaya na sinasabi natin, kung meron pa na hindi kasama sa cell group, parati natin ini-encourage, masama kayo sa cell group. Ano ha? So, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Lalo na po ngayon, tingnan nyo naman ang ating panahon. Talagang makikita nyo na malapit nang dumating ang Panginoon. So what are the elements of fellowship? They devoted themselves to number one, to apostles' teaching, and number two, to fellowship. And to the breaking of the bread. Yung po yung communion. Yan po din yung kasama natin kung kainan, kung meron tayong kainan. Ano ho? Kung meron, pero sa communion po, the breaking of the bread, parati nating inaalala ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya, even kung tayo may mga handaan,
inaalala rin natin ang mga ginawa ng Panginoon sa atin. Ano? At kung sa Sunday naman, first Sunday of the month, inaalala natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya, hindi lang po yun. Meron pong apat na element. Ano po? At ang pinakahuli po dyan ay prayer. So, kapag tayo nagsasama-sama, hindi lamang yan nag-aaral. May Bible study o may cell group. Ano po? Hindi lang may pinag-aaral. Merong pagsasama-sama. No, yung warm bodies, ano, ngayon po, sa panahon ngayon, syempre, eh, naka-zoom tayo, o naka-live, o naka-internet, sa ngayon lang po yun, ano, kasapagkat meron pong panahon, may tamang panahon para dyan, pero ang pagsasama-sama po natin, kahit po kayo mag-meeting sa inyong life group, kasama po dyan ang prayer, ano, kapag ka dumating naman ng time, dumating na ang panahon na pwede na tayo magsama-sama, pwede na po rin pagkainan. Ano? Pero yan po, kasama, devotion to prayer. So, apat po ang element ng fellowship. Ano? Apostle teaching, may mga pag-aaral, merong pagsasama-sama ng mga warm bodies, merong breaking of the bread, may kainan din, at meron po prayer. So, yan po ang element ng fellowship. So, hindi lang yan basta barkadahan, aalis, pupuntahan, without prayer, without fellowship, without the breaking of the bread, and apostles teaching. So, bakit naman po, ano po bang essence o element, ano po, o essence ng fellowship? Ito po, sa Acts 2, verse 44 and 45, all the believers were together and had everything in common. Selling their possession and goods, they gave to anyone as he had need. Ginagawa pa po ba ngayon yung practice na yan na binibenta natin ang ating mga ari-arian? Alam niyo po kasi nung araw, ang economy naman po nung wala pang sistema. Ano? Makikita na lang dito na ang mga nakakilala sa Panginoon, excuse me, nasamid lang po ako, pero wala po tayong COVID. biro lang. Ang pagsasama-sama nung araw, ano po, at dahil sa wala pa naman ang ekonomiya nila, ay wala pa naman talagang sistema, ano, pero makikita nyo, ang mga devoted sa Panginoon, ang mga committed sa Lord, they even sold their properties para magkaroon ng common fund. No? At yung common fund na yon, yan naman ang ginagamit sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon at si pagpapakain sa mga widows at pagtulong sa mga hirap, mahihirap na at the same time, sa atin naman sa dito ay ginagawa naman po natin yan. Ano? Tayo nagbibigay sa Panginoon at ang fund na yan ay ginagamit naman sa pagtulong sa mga kasama natin at sa mga mahihirap at sa ating mission at kasama din po mga kapatid, siyempre sa ngayon po ay nais natin na magkaroon ng isang building para meron tayong mas malaking pagsasama-samahan. Ano? So all the believers, you know, the essence of fellowship, no matter what element it is deeply motivated kind of love. Kaya makikita nyo doon sa pagbebenta at pagbibigay ng kanilang halos lahat ng kanilang ari-arian, para magpatuloy ang salita ng Panginoon. So, sa ngayon naman po mga kapatid, gaya ng paliwanag ko kanina, even sa giving, parati ko pong sinasabi, you do not give out of obligation. You do not give out of obeying the laws, but you give it out of love to give honor to God. Di ba? Kaya it is deeply motivated kind of love. Yan po ang talagang essence ng fellowship. Kapag tayo po ay nagkasama-sama, no? So ano po ba ang there's two this love is twofold, no? Adoration and devotion to God. Hindi ba ang sabi naman ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, pagbuong pag-iisip at buong kaluluwa mo. So it is an adoration and devotion to God. At dito naman po, mga kapatid, lasting commitment to fellow believers. So, tama po, mga kapatid, ang ating purpose na buhay ay to love God and to love the people. Kasi parati nating pinaliliwanag yan,
No, kumisan, mahal natin ang Diyos, pero hindi ang tao. Hindi po pwede po yon. Half-hearted yon. At hindi naman pwede natin mahal ang tao at well, hindi natin mahal ang Diyos. Dalawa po yan. Pag namahal natin ang Diyos, mamamahal natin ang kapwa natin. Kaya, tingnan nyo, anong motivation na bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Ano? It's a love for God. And then at the same time, tumutulong tayo sa tao, tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon because we love people. So, yan po ang twofold na ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Ano? So, everyone was filled with awe and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. So, ano pong nangyayari? Pagka nagkaroon po tayo ng fellowship, nag-devote tayo ng ating time, nagbigay tayo ng ating panahon, nanalangin, no? Ang sabi niya, sabi dito sa Acts 2:43, everyone was filled with awe, parang namamangha. Ano? And many wonders. Ito po. Ito ko po yung dating ko. Wonders and miracles sign were done by the apostle. Kung kumilos ang Panginoon nung panahon ng mga apostol, maari ba siyang kumilos ngayon? Maari po mga kapatid, at inaasahan natin parate na may miracle na gagawin ang Diyos sa buhay natin. And in fact, dahil po nandyan kayo, nandyan ako, nandyan kayo lahat na nakakilala sa Panginoon, alam niyo po ba, the greatest miracle that you could see is when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Kapag nakakita rin tayo ng mga tumanggap sa Panginoon, that is the greatest miracle. Oo, gusto natin makita na nahati ang dagat. Gusto natin makita ng mga miracle. But the greatest miracle is when one person came to know the Lord. Kasi alam niyo naman po, tayo ay makasalanan. So, yung makakilala lang ng tao sa Diyos, it's already a miracle. At sabi po nila, yan ang greatest miracle sa buhay ng isang tao. So, may nangyayari po kapag meron tayong fellowship, pag nagsasama-sama. Alam niyo po, kahit sa internet, kahit sa Zoom, meron pong ginagawa ang Panginoon. And later on, makirealize nyo na marami palang miracle and wonders na gagawin ang Panginoon sa buhay natin kahit tayo ay naka mga virtual. Ano? So, Acts chapter 2, verse 46 to 47. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread. O, yun po yung communion kanina. No? Yung sinasabing pagsasama-sama. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. At ano po ang nangyayari pag sila'y nagkakaroon ng fellowship? Praising God. Nagpupuri sa Panginoon. Kaya ang fellowship po ay hindi chismisan. Alam niyo po, nakakatuwa na pagbabago ng mga buhay natin. Nung araw, kapag nagkakaroon ng gathering, kumisan, Bible study, pero ang pinag-i-study, yung buhay ng may buhay, yung kasiraan ng iba, ano? Pero hindi po yun. Sa Diablo po yung mga ganong klaseng usapan. Dito po, sinasabi, praising God and enjoying the favor of all the people. Ito po nakakatuwa, ano? Pagka tayo ay nasa Panginoon, kapag ang church, the congregation of believers, ay nasa Panginoon at on fire for God, alam niyo po ba nagkakaroon sila ng influence sa society? Tandaan niyo po yan. Nagkakaroon po sila ng influence. Kaya nga yan po yung sinasabing enjoying the favor of all the people. Kaya makikita niyo po yan kapag mainit po ang isang church. Kaya at mainit ang isang church at makikita po yan ng tao na may pagbabago sa ating buhay, meron tayong favor kahit po sa mga tao sa kapitbahay, sa ating kamag-anak, ano, and then yan po ang gagamitin, yung favor na yan, yan po ang gagamitin ng Lord para makakilala naman sila. Ano? And the Lord added, ano pa po nangyayari kapag merong fellowship? And the Lord added to their number daily to those that were being saved. Kaya nga po kuminsan, ang malungkot dyan, meron po mga kulto, mga ibang church, ano, magsasabi na, pumasok kayo sa amin, pumunta kayo sa amin para kayo maligtas. Hindi po totoo yon. Ang maliwanag po dito, the Lord added to their number daily those that were being saved. Kung hindi ka paligtas, hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka kasama sa fellowship.
So now, sabi ko nga, this is an opportunity na kung hindi pa natin tinatanggap ang Lord, this is an opportunity to trust on God, to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. No? So, yung maliwanag po yun, mga kapatid, hindi po pwede na tayo ay sumali sa isang church o maging member ng isang church para maligtas. Hindi po pwede po yun. Kundi ligtas na tayo, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, and then nakasama po tayo doon sa fellowship na yan. So ano pa po? What are the results of the fellowship? Ano po? Ano ba ang mangyayari? Yan po yung mga dinidiscuss ko kanina. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostle. So, kasama po dyan ang mga, ano mga miracle na ginagawa ng Panginoon? Well, kasama po dyan even ang healing. Kasama dyan kapag tayo yung mga nananalangin, ang dami po mga nangyayaring mga milagro sa buhay. Yung mga answered prayer, yung mga bagay na imposible na nagiging posible. Kasi po kasama po yan sa fellowship natin kapag tayo ay nananalangin, nagkakainan, at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi, everyone was filled in with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. So ano pa po? Ano pa po mga nangyayari? Every day, they continue to meet together in the temple court. Alam niyo po, ngayon, nangyayari na po din yan. Meron pong isang grupo tayo dyan na may cell group leaders. Ano po? May isang cell dyan na everyday talaga nag-meet sila via Zoom. Sapagkat kung merong panahon, sabi ko parate, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So there is a continuous meeting together. So yan po ang mga resulta ng fellowship. Ano ho? So ano pa po? They praise God, gaya sabi kanina, and enjoying the favor of all the people. So, we enjoy the favor of the people kasi po nakikita nila yung testimony natin. Nakikita nila yung pagbabago ng buhay sa atin sapagkat nakikita nila kung paano tayo binibigyan ng favor ng Lord. Kaya nagkakaroon din ng favor tayo sa mga tao. So, they are enjoying the favor of all the people. So, sa madaling salita, ang mga tao, ganito po yan, pag spirit-filled ang church, at kapag may fellowship, kapag may prayer, ano, may favor ang community sa church. So, kapag ka naman po, nakikita nila na tayo ay away-away, na tayo ay walang pagbabago sa buhay, naiinis lang ang community sa atin sapagat wala tayong testimony. Pero ang isang mainit na church, ang isang mainit na cell, ang isang mainit na grupo na nasa Panginoon at nagpe-fellowship po sila, meron po silang favor mula sa tao. So, praising God and enjoying the favor of all the people. So, and the Lord, ano pa po nangyayari? Pagka nakita ng community, kapag nakita ng ating kamag-anak ang pagbabago sa ating buhay, kapag nakita ng ating katrabaho ang pagbabago sa ating buhay, no? And the Lord added to their number daily those who were being saved. So ibig sabihin, maraming nakakilala. Wow, Lester, pakilala mo naman ako sa Diyos mo. Halimbawa, sa aming mag-asawa, kung minsan maglalakad po kami doon, ang sasabihin ng tao, for the glory of God yan, ha? Hindi ko po, naikikwento ko lang sa inyo, mabuti pa kayo, maayos ang buhay nyo. Ang parati kong sagot dyan, hindi totoo yan. Ang Diyos lang ang nag-aayos ng aming buhay. Kasi pag may problema kami mag-asawa, tumatawag lang kami sa Panginoon. At merong Diyos na nangungusap sa amin. So yun lang ang advantage namin. So ang tinuturon doon, mga kapatid, we have the advantage of God, the favor of God. Kapag may favor of God tayo, meron tayong favor from the people. So, titingnan din po natin. Their number increased, kaya very sensitive tayo, church, cell group. Kapag hindi po tayo lumalago, reflection po yan ng spiritual life natin. Kapag hindi tayo excited sa Diyos, kapag hindi na tayo excited sa pagbabasa ng Bible, hindi tayo excited sa fellowship, may problemang spiritual yan.
No? Kaya their number increased. Kaya yan po ang isang mga mangyayari at resulta ng fellowship. The number will be increased. So, ang dahil po sa favor ng Lord, at kapag nakitaan tayo ng pagbabago ng buhay, may favor tayo sa mula sa mga tao. So, ano po ang ating conclusion, mga kapatid? Napakaganda po ng Psalms 133, how good and pleasant it is when brothers live in unity. It is like a precious oil poured on the head. Napakahalaga po ng being united in spirit. Isa po tayo ng direksyon, isa tayo ng mission. Alam niyo yung mga kumisan, yung maliliit na bagay, bakit natin pinag-aaksayahan? Ang pag-aaksayahan po natin ng Panginoon, ilan ang taong makakilala sa Diyos at ilan ang tao na mababago ang buhay. Kaya, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. Napakahalaga po niyan. At parati ko pong binibigyan niya ng emphasis, we must be united in spirit in serving God. Ano ha? At sa same chapter ng Psalms, it is if the dew of Hermon were falling on the Mount Zion, for the Lord bestows blessing, even life forevermore. Alam niyo po, doon po sa mga bago nakakilala sa Lord, huwag po kayong mag-alala, darating ang pagpapala sa inyo, ang favor of God, sapagkat ngayon po, mga kapatid, kumbaga sa pagtatanim, kuminsan naman po, ang favor ng Lord ay pinagmamalaki ko for the glory of God. Ano ho? Sapagkat ang tagal na po namin nagtanim. Ako po'y nakakilala sa Panginoon, December 1st, 1980. So, alam niyo na po yan, gano'ng katagal na po yan, mga 40 years na po yan. Kaya, ang tinanim naman namin, nakuha ko po ito kay Pastor Ariel, sabi niya, ang tinanim naman natin, puno na. Yung iba nagtatanim pa lang ngayon ng nagbubunga, ng gulay, kakaunti pa, pero darating ang panahon, talagang yung tanim na yan ay magbubunga na parang isang puno. Ano? So sabi niya, falling on the Mount Zion. So, unity among brothers is likened to soothing oil over the head. How much more soothing true fellowship must be in Christ. So therefore, we must strive to continue in that fellowship and not giving up the meeting with one another. So, talagang napakahalaga po mga kapatid. Even ang illustration ko naman, very common po yan. Na kapag isang sa Pilipino, yung tinatawag na nagbabagaan ho, yung gatong, ayun, yun pong Tagalog, ano, gatong. Yung pong may gatong, kapag inapuyan po yung gatong na yan at maraming kahoy na nagsasama-sama at nag-aapoy, tuloy-tuloy po yung pagniningas. There will be fire. No? Pero kapag ang isang kahoy, isang gatong ay hiniwalay sa grupo, mamamatay at mamamatay po yan. Kaya we needed the church, number one. But the church is too big. We needed the cell group. Kaya natin kinakailangan meron tayong small group para hindi mamatay ang ating pananampalataya. Kaya nga, how much more suiting true fellowship must be in Christ. Napakahalaga po niyan. Kaya bigyan po natin ng emphasis. Kaya ito pong ginagawa ninyo, sabi ko nga parate, ay yung mga sinimulan ng Panginoon sa inyo ay ipagpapatuloy yan until the coming of the Lord Jesus Christ. Dalawa lang po naman po ang sigurado. No? Dumating ang Panginoon or tayo ay kunin na ng Panginoon. Wala po exception dyan. Yan po ang dalawang sigurado sa ating buhay. Ano? So, ano pa po mga pwede mga memory verse? 2 Corinthians verse 13 to chapter 13, verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. So, bakit po nabanggit kung titingnan nyo even the fellowship of the Holy Spirit? Sapagkat we have communion with God when we pray, as sinasabi natin sa Panginoon. So, we have fellowship with God. Kapag nagbasa naman tayo ng Bible, ang Diyos naman ang nangungusap sa atin. So, there is a fellowship with God. So, there's a fellowship with God and there is a fellowship with people na kapwa natin mananampalataya. So, Romans 6, chapter 6, verse 6 to 7, for we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away, that we should no longer be slave to sin,
Because anyone who has died has been freed from sin. So pinakikita lang po dyan na pinalaya tayo ng Panginoon at meron na tayong kalayaan na makipag-fellowship sa mga kapwa Kristiyano. Sapagkat kinakailangan natin ang bawat isa para tayo ay lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon. At siguro last na po ito, memory verse, ano po? 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Pag nag-iisa po tayo, mga kapatid, alam niyo naman, kahit sa society, ano po, minsan, pag uuwi tayo ng gabi, nag-iisa ka, prone ka sa hold-up, prone ka sa aksidente, pero kapag ka may kasama ka, there is someone to protect you. Or you could protect someone too. Ganun din po, mga kapatid, ang kahalagahan ng fellowship. No? Na sabi kasi, meron tayong kaaway, ang nais ng kaaway is to destroy you, is to destroy me. Kapag ako po ay walang suporta galing sa inyo, wala akong prayer na galing sa inyo, magiging very weak po ako. Pag kayo din naman, pag wala kayong suporta galing sa inyong kapwa, magiging very weak kayo at magiging prone tayo sa attack ng enemy. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya ipagpatuloy po natin, mga kapatid, ang ating fellowship, ang inyong pagsasama-sama, at parating natin i-desire sa Lord, no, na ang mga miracles na gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya God bless you. Expect great things from God. Expect miracle from God. Lalo na kayong mga na mayroong mga cell group nandito at nag-aaral dito sa CLDP, mga kapatid. Kaya God bless you all at maraming salamat sa inyong panahon at kayo magsama-sama sa breaking of the bread, prayer, at umasa kayo na may gagawin ang Diyos sa inyong buhay. God bless you in the name of Jesus. Amen.